Hello everyone! Welcome back again to another hair transformation. And for today sa video mga sis, ay hindi po tayo magre-rebond. Bali, magba-Brazilian po tayo sa buhok ng ating client. At kung makikita nyo, yung buhok ng ating client dito is meron po siyang color. Bali, mga nasa 1 month na yung nakakalipas yung kanyang color at medyo buhaghag at dry yung kanyang hair. At dahil ayaw ng ating client na magpa-rebond, so gusto lang niyang ipa-treatment ang kanyang buhok. So ngayon, iba-Brazilian natin siya para mabawasan yung pagka-dry ng kanyang hair. At the same time, ay medyo mag-straighten naman yung kanyang hair kahit papano dahil ang ating gagamitin na pang-Brazilian dito is merong 80% straightening effect. And disclaimer lang mga sis, ang Brazilian po ay magkaiba sa rebonding kasi ang Brazilian is a treatment lang pero meron siyang 80% straightening effect na naglalast ng 1 to 3 months. Alright mga sis, ang una natin gagawin ngayon ay sasyampuhin muna natin ng clarifying shampoo yung ating client. Then, papatuyuin natin niya ng up to 80% dry. So, pinatuyo natin ng up to 80% dry yung ating client's hair para mas maganda yung effect ng Brazilian at mas ma-absorb ng buhok yung ating Brazilian na ilalagay sa kanya. At ito naman yung pang-Brazilian na gagamitin natin ngayon mga sis. Ito yung Max KERA Protein Brazilian Straightening Repair Treatment with Cocoa Honey Infused. Matagal ko nang gamit ang pang-Brazilian na ito mga sis. More than 1 year na din. Ang kinaganda dito sa pang-Brazilian na to is amoy na amoy mo yung kanyang cocoa honey na scent. At saka meron din itong 80% straightening effect. So when we say 80% straightening effect, huwag po tayo mag-expect na yung straight niya is kagaya sa rebond. At huwag rin po tayo mag-expect na maglalast po siya ng 6 months or more than 1 year like rebond dahil ang pang-Brazilian is naglalast lang po siya sa buhok ng 1 to 3 months depende po sa status ng buhok. So ngayon, pupunta na po tayo sa ating application. Sa pag-apply naman ng ating pang-Brazilian mga sis, huwag na huwag nyo pong isasagad sa pinaka-anit. And make sure na lahat ng parts ng buhok ay malalagyan at i-massage nyo yung hair mga sis para mas masaturate yung gamot or ma-absorb ng buhok yung pinaka-treatment na nilalagay natin sa client's hair. At syempre, section by section yung ating application para mas maganda yung ating pag-a-apply ng ating pang-Brazilian sa client's hair or kahit sa inyong mga buhok mga sis. Alam nyo mga sis, itong Max KERA Protein na pang-Brazilian na ginagamit ko ngayon is mas pinaganda siya dahil nireformulate nilang ang formulation niya mga sis kasi dati yung mga naunang lumabas nito ay medyo matapang siya pero ngayon maganda niya yung kanya maganda na yung formulation niya dahil hindi siya masyadong masakit sa mata at sobrang bango na rin yung kanyang amoy or yung kanyang scent. At syempre, yung kanyang claims na 80% straightening effect ay same pa rin or walang nagbago doon sa mga naunang formulation ng Max KERA Protein. So, ang pinaka nagustuhan ko rin sa product na ito is legit yung kanyang 80% straightening effect. At yan ang ipapakita ko sa inyo sa video na ito dahil after natin dito mag-apply or ipapakita ko sa inyo sa video na ito yung wash or after wash ng buhok ng ating client after natin siyang ma-Brazilian para makita nyo yung pinaka-result ng ating Brazilian which is the Max KERA Protein. At pagkatapos natin mag-apply ng ating Brazilian which is the Max KERA Protein or Brazilian Treatment mga sis, babalutin po natin siya ng ating cling wrap or pwede rin po ng shower cap. Then, ibababad lang po natin yung ating Brazilian treatment ng 1 hour. Then, after 1 hour, ay babalikan natin yan. At makalipas nga ang isang oras na nakababad yung ating Max KERA Protein Brazilian Smoothing Repair Treatment sa buhok ng ating client. Ngayon ay tinanggal na natin yung ating cling wrap. Then, papatuyuin na po ito natin mga sis. Bali, papatuyuin natin ito ng 100% dry. So, after natin magbabad ng ating Max KERA Protein Brazilian Treatment mga sis, hindi po natin siya babanlawan. Bali, didiretso po tayo sa pagpapatuyo or papatuyuin natin yung ating client's hair. So, ito na yung ating client's hair, mga sis, after natin siyang mapatuyo. So, as you can see, wala pa tayong nakikitang
effect dito. So ang gagawin natin ngayon, pagkatapos natin magpatuyo, ay paplantsahin natin siya ng pino. Yung pag-a-iron po ng Brazilian treatment or ng Max KERA protein Brazilian treatment ay para po tayong nagpa-plancha ng rebonding. So, kailangan manipis lang po yung sectioning natin at gumamit po tayo ng 180 to 200 degree Celsius ng heat temperature. So, make sure na maganda yung ating pagkaka-plancha para makuha natin yung kanyang 80% straightening effect na claims dito sa pang-Brazilian na ito, mga sis. So, bali fast forward ko na lang yung portion na ating pagpa-plancha, mga sis, dahil sobrang tagal din nating mag-iron dito dahil syempre kailangan pulido din yung ating pagpa-plancha para mas maganda talaga yung effect ng ating pagpa-Brazilian. So, ayun na nga mga sis, after natin mag-hair iron, so ito na yung result ng client's hair natin after natin siyang ma-iron syempre. So, supposedly, pag mga ganitong process, tapos na yung ganitong proseso. Bali, aantayin na lang itong paliguan mga 1 day or pwede rin 3 days, ganun. Pero, dito ay ipapakita ko sa inyo mga sis yung pagligo or liliguan natin siya kaagad para makita nyo yung pinaka-result nung Brazilian or nung Max KERA protein Brazilian treatment na in-apply natin sa client's hair natin para makita talaga natin kung legit yung kanyang 80% straightening effect. So after natin dito mag-hair iron mga sis, bali ipapahinga ko lang yung buhok ng ating client ng 30 minutes saka natin siya iwawash or liliguan para makita rin natin yung kanyang pinaka-result. So ayun na nga mga sis, after 30 minutes ay pinagwash na natin yung ating client's hair. Bali, hindi po tayo gumamit dyan ng any kinds of shampoo pero naglagay po tayo dyan ng conditioner. So after nito ay papatuyuin na natin at gagamit lang tayo ng cold setting ng ating blow dry mga sis at susuklayin lang natin siya. So wag po tayong gumamit dito ng or hindi tayo gagamit dito ng paddle brush or roller brush para makita talaga natin yung pinaka-result. At medyo ipa-fast forward ko lang ng konti yung ating video dito mga sis dahil sobrang haba nitong video sa ating pagpapatuyo. So habang papatuyo yung ating client's hair dito mga sis, makikita natin yung changes or yung straight effect sa ginamit natin na pang-Brazilian which is the Max KERA protein. At hindi lang yun mga sis, nawala yung pagka-dry ng ating client's hair which is yun na talaga pinaka-nagustuhan ko sa pang-Brazilian na ito dahil nalilesen or natatanggal niya yung dryness nung buhok na ating bina-Brazilian. Usually, ito rin yung ginagamit ko once na ako ay nagre-rebond. Perfect itong gamitin na Max KERA protein dahil maganda talaga yung kanyang binibigay na serbisyo sa akin. So ayan mga sis, almost done na tayo sa pagpapatuyo ng ating client's hair. So kung makikita nyo, malaki talaga yung difference nung before niyang buhok na buhaghag, dry. Compare ngayon na na-treatment natin siya or na Brazilian gamit ang Max KERA protein, medyo nag-straighten siya. So legit yung kanyang 80% straightening effect. So wag po tayong mag-expect ng sobrang straight dahil hindi man talaga ito rebound. Pero makikita nyo naman yung kanyang difference. At syempre yung pagka-dry ng hair ng before at ngayon sobrang kintab at sobrang lambot din ng kanyang buhok mga sis. So kung kayo po ay struggle sa inyong mga hair or mga dry ang inyong mga buhok, pwede po kayong mag-Brazilian every 2 to 3 months. Gamitin nyo po itong Max KERA protein dahil makakatulong po yan para ma-revive ang inyong mga buhok. At kung magtatanong kayo kung saan available ang
pang Brazilian na ito, i-check nyo po dyan sa ating comment section. Ilalagay ko po yung link kung saan pwede kayong bumili. So and that's it for today's video mga sis. This is Chading saying have a great hair day always mga sisilove until our next video. Bye!